Kuya Edgar, mag-subscribe kayo rito kay Kuya Edgar. Subscribe. Ayan. Press the bell button. Ayan. Yes, mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. And welcome po sa ating panibagong update dito po sa Pasig River. Dito po sa panibagong esplanade, no, na ginagawa. So, shout out nga pala sa ating mga OFWs, ating mga kababayan po dito sa lungsod po ng Maynila. And hello po sa inyo lahat-lahat, mga kababayan. At ito po ang Kuya Edgar. At bago natin na umpisahan itong ating vlog, don't forget to subscribe. At click mo yung notification bell dyan sa gilid para mas updated ka sa mga panibagong nating uploads tungkol po dito sa Manila, kung ano man yung event, kung ano man yung kaganapan dito sa lungsod ng Manila. Lalo na po sa ating Butihing Yorme, no? At ito nga po, mga kababayan, ang lilinawin ko lang, ang proyektong ito ay national government, no? Hindi po ito local government, but support ang ating Mayor Esco Moreno Dumagoso dito, no? So, explain ko kung bakit gumagawa sila ng panibagong isplana dito, mga So, kung napapansin nyo, dito lang tayo sa may likod po ng Manila Post Office. Ayan po. Tapos, yun naman po yung sa pinakadulo. Ay, yun naman po yung ating napalaking esplanade. So, in-update ko kasi wala po talagang nag-update dito. No? Ay, nagdagdag po sila dito, mga kababayan, ng medyo kaunting esplanade. No? Kaunti lang daw, sabi ni Kuya, yung nag-rebuilding. Eh, tinanong natin sila. Tinanong ko sila kung dugtong. Eh, sabi ni Kuya, tama. Oh. Dugtong daw itong esplanade, but konti lang. Maisi or maliit, kumbaga. Yun talaga yung pinakamalaki dun sa pinakadulo. So, kung napapansin nyo, andito yung may bako po ditong naglalatag po. Kumbaga, naglalatag. Kumbaga, naguhukay dito po sa area na to. No? At you can see, hinahakot ka, nilalabas niya itong mga lupa na kinakarga dun sa kinakarga po nila dun sa truck. Ayan. Wow, malinis na talaga ito pag sakaling matapos na itong proyektong to. So dati kasi, mga kababayan, puro squatter itong gilid na to eh. Marami po talagang kumbaga, mga street dealer na nakatira or pa nga ba vendors, no, dito nagpepesto sa likod ng Manila Post Office natin. Hanggang dun sa pinakadulo, ginagawa na po nilang bahay itong area na to. So kung napapansin ninyo, no, medyo okay-okay na kasi napapansin ko dito, ayan, nakakabit na po yung mga bakal dito. Ayan, sa ilalim. Kung napapansin ninyo, puro bakal. Ayan, hanggang dun sa pinakadulo. Ayan, extend pa pala. Na-extend pala nila itong ano, ah. Itong esplanade, no? Medyo maliit lang siya. Maliit lang. Maliit lang. Mas malawak to, mas malawak yung sa unahan dun sa pinakadulo natin. Yung ilaw na lang yung kulang. Mas maano dun, mas mahaba. Ayan. Wow. Siguro abot dito sa ano, abot dito sa may Jones Bridge natin. Ayan naman yung ating Jones Bridge na talagang napakalupet. At ang ating Binondo Bridge to Intramuros to Binondo Bridge ay doon lang po sa may mismong unahan. No? Jones Bridge, Intramuros, Binondo Bridge, tapos Delpan Bridge. Ayos talaga. Ayan. Ayan, buti pa yan, oh. Nakakadaan na. Dati walang ganyan. Puro basura ay nandito dati. Ayan. Ayan. Inaano niya. Pinapatag niya. Yun. Grabe talaga. Grabe talaga improvement dito sa Manila. Sabay-sabay, no?
talagang walang tigil yung pagpapaganda ng Manila, mga kababayan. Ay, grabe. Ayos talaga. Grabe, oh. Ayun, mag-ukay na naman po siguro siya. Ayan, ayan, ayan. Ayun, oh. Grabe talaga, mga kababayan. Ayos talaga. Wala akong masabi. Sana, no, tuloy-tuloy pa yung mga ganito mga project, no? Lahat ng gilid ng anong, gilid ng esplanad, gilid ng Pasig River natin, ilagyan ng mga esplanad, no? Para mas maaliwalas talaga, napakaganda. Diba? Mga kababayan. Oh! So, dito naman sa una natin, sila kuya, nagwi-welding sila dito. Kung napapansin ninyo, nagwi-welding yung dalawang tao, apat na tao natin nagwi-welding dito, kinakabit-kabit ng mga bakal na to, kung ano man yung ilalagay po nila dito, no? Pagkatapos nito, pagkabit nilang ng bakal, magbubuo sila. Parang katulad ng din dati, dun sa unahan natin, palagi natin kasi ina-update yung dati, no? Ayan, oh. Sulit talaga, oh. Panalo. Panalong-panalo, mga kababayan. And doon naman sa unahan natin kasi, ano, sa may baba nung naglalakad doon, eh, nag-ano sila, nag-ukay, ma-ano na, kumbaga, malalim na yung mga hinukay nila doon, mga kababayan. Tapos, ayan, kung napapansin ninyo, may dalawang tubo, siguro hanggang dito yung pag-ukay ni kuya. Abangan na lang din natin, mga kababayan, pagsakaling matapos na to, kunwari itong ano, pag-ukay nila at pagkabit nila ng poste dito at paglatag nila ng mga baka dito, sakali, no, ay babalik tayo rito, mga kababayan, at titingnan kung ano nga ba talaga yung magiging itsura nito pagsakali po talaga matapos na lahat-lahat ng mga esplanad dito po sa Pasig River, no? Ayun, para sa akin, napakalupit na ito, mga kababayan, sa totoo lang. Ang ganda na ito. Ayan, o. Yan naman yung ating Jones Bridge na napakaganda po talaga. Ayan. Walang kahit water hyacinth dito sa ilog na to, ay walang dumadalo, eh, no? Yun naman po sa gilid, mga kababayan, na may gumagawa dyan na plaza. Ayan, Plaza Yuchinko. Ayan. Plaza din yan. Konting plaza. Ayan, hanggang dun. Ang kahabaang esplanade yan dyan. Gumagawa sila ng plaza. So sa ngayon kasi bawal yan i-update, bawal pa muna pasukin yung area na yun kasi medyo busy at for safety kasi maraming gumagawa at hindi naman natin pwedeng istorbohin yung mga trabaho, mga workers natin, mga bayanin nating workers na istorbohin sila dyan kasi gumagawa sila. So sa sunod tayo sa protocol, no? Update lang natin yan sakali pong matapos yung project na yan, inauguration siguro for sure. Kasama natin si Miros Comorino, kung sino man, si Hanel Acuna o Yul Servo, o i-open yung area na yan, no? Sama-sama tayo, mga kababayan. Tapos dito, ito nga po, ang sitwasyon. Ayan. Ito nga po, mga kababayan, ang sitwasyon dito po sa Pasig River. Ayan, nagdugtong sila dito ng esplanade, no? Ayan, panalo talaga. Galing talaga. Uulitin ko po, no, ito po ang national government na, hindi na po ito local. Ayan, dun sa kabila, local government. Ayan, dun sa kabila yung plaza na yun, pero ito hindi na, pag esplanad hindi na, but support, no, ang ating butihing Mayor Isko Moreno Dumugoso dyan dito, mga kababayan, no? Kitang-kita naman yung ebidensya dito na talagang malupet. Lalo pa kayo mga kababayan, pag sakali matapos na tong proyekto na to, talaga nakakatuwa at adagdag na naman is attraction sa mga kababayan natin ng mga masyal dito sa Lungsod ng Manila. Marami silang mapapasyalan pag sakali mga matatapos na po itong mga ganitong proyekto, ay talagang maraming matutuwa at ang mamamasyal, diba? Ayan, ito nga po,
dito lang tayo sa paggilid ng likod ng post office at in-update ko lang ito saglit kasi medyo matagal tayong hindi po nakapag-update dito sa Pasig River na to, dito sa Pasig Islanad na to, mga kababayan. So pinuntahan ko ngayon kasi napansin ko para may ginagawa dun sa dulo na yan. Yung pala tinanong ko, dugtong pala, no? Dinugtungan nila yung Islanad. Ayan, diba? Ayan, di medyo ayos, no? Kasi mahaba. Ayan. Nagulat ako pagdaan ko dito para may ginagawa. So pinuntahan ko na lang. At matingnan kung okay yung si ayos dito. Diba? Mga kababayan. So dito tayo ulit. Likod lang po ng post office. Malapit lang po sa Jones Bridge. Ayan. At kung bago ka pa lamang po sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. At click hit yung notification bell para mas updated kayo sa mga panibago nating uploads tungkol po dito sa Manila. At maraming maraming salamat at Manila God first. Thank you po mga kababayan. See you next vlog. Thank you.